Hi guys, magandang gabi. Meron ako nakita. Nag-sorry. First time na nag-sorry ng ABS-CBN Network kay Pangulong Duterte. Ang president ng ABS-CBN, kanina na nag-hearing sila, humingi ito lang tawad sa Pangulo kung sakaling nasaktan man daw nila ang damdamin ni Pangulong Duterte. So, okay naman yun. Okay naman yung paghihingi nila ng sorry kasi karapatan yun matanggap ni Pangulo Duterte. Yun nga lang, huli na. Kung kailan pa nanganganib na sila, saka sila nag-sorry. Pero, sa pandinig na yun, pagdidinig na yon, lumabas din yung ibang mga senators na nagsabi na hindi rin sila naiere yung ads nila. So maraming naging negligence, pero may mga ni-refund na pera ang ABS-CBN kay Pangulong Duterte. Yung 2 million doon is hindi niya na tinanggap, siguro sa sobrang sama ng loob. Tapos, may pinalabas sila na ads na tipong paninira kay Pangulong Duterte. Ang sabi nila, hindi lang daw sila yung nagpalabas ng ads na yon, ibang channel din. Pero, nilinaw ng GMA at ng ibang network na pinalabas nga nila yung ganong ads, pero kaagad nilang tinanggal nung sinabihan na sila. So, si ABS hindi niya kaagad tinanggal. Kaya sobrang galit ni Pangulong Duterte sa kanila. Pero, sinabi dito ni Sec. Pomelo na walang kinalaman ang Pangulong Duterte sa pagpapasara at ang NTC ang may hawak ng kaso na ito. So, tatanggapin kaya ni Pangulong Duterte yung pagsusorry ng ABS-CBN? Pero parang dapat mas magsorry yung mga artista nila, di ba? Lahat naman nagkakamali. Siguro network nila buo nagkamali. Siyempre, ano rin yan? Corporation. So, may possibility rin siguro sila na hindi napagkasunduan ng board members kaya hindi pinalabas. Kasi syempre, meron silang kumbaga kaalyado, 'di ba? Katulad ng mga Dilawan, mga maka-Aquino sila. So, mas gusto nilang kumampi doon. So, wala tayong magagawa at hindi natin alamin talaga yung totoong istorya. Sana, para sa akin, hindi naman siguro ganun kasama yung ginawa ni GMA na hindi pagpapalabas ng mga ads ni Pangulong Duterte. Siguro, masama lang talaga loob ni Pangulong Duterte dahil sa nangyari. Pero, dapat nang kalimutan yun ni Pangulong Duterte dahil wala na silang magagawa. Pangulo na siya. Ganun. Diba? So, mas maganda yatang gawin. Ang sumunod na mag-sorry is yung mga artistang nakikisahusaw, hindi naman sila kasama sa Senado. Sa Senate hearing, katulad ni Kim Chu, Agot Isidro, ni Panda, ay ni Coco Martin. So, yung mga yan, yung mga walang kaalam-alam, be humble! Kasi wala nang manonood sa inyo. Ramis. Paano yung presidente nyo nga yung mga tatay at nanay ng network nyo nga nagsusorry eh. Diba? Kasalanan nila daw eh. Kasalanan nila. Pero bakit kayo hindi kayo nagsusorry? Galit na galit pa kayo. Diba? Hindi nyo ba alam na ang taong bayan ang nagbibigay sa inyo ng pera? Kaming manonood. Diba? Parang YouTube lang yan. Pag di namin kayo pinanood, wala kayong kita kasi wala kayong ads. Ganun lang kasimple. Diba?
So, yun, nag-sorry na nga ang ABS. Very good, ABS. Hintay na lang natin yung response si Pangulong Duterte kung tatanggapin nga niya ba ang sorry. Kasi, as per Senator Bongo at saka kay Sec Ponelo, hindi nila alam kung ano ang feedback ni Pangulong Duterte. Parang tatanungin pa nila kung ano yung desisyon at kung anong sasabihin ni Pangulong Duterte para masabi nila sa Kongreso. Diba? So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking vlog. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Maraming salamat po sa mga taong patuloy na sumusubaybay at nagbibigay ng super chat sa akin. Maraming salamat. Bye-bye!